So ayun po, magandang tanghali po sa atin lahat dyan. So ayun po, welcome again to JLAT Vlog. Ayun po, welcome again sa mga viewers po natin, ganoon din po sa mga prospect buyer po natin. At yun nga po, magandang tanghali po sa inyo. Ayun po, for today's episode ng vlog po natin ay andito po tayo ulit sa bayan po ng Umingan, Pangasinan. Ayun po, at meron po kaming ipapakita sa inyo. Ito naman po ay rice farm ulit na may mango farm siya. Ganoon din po, meron park na pinagtatanam nila ng gulay. At ganyan po, meron po silang tanim na sili. So ayun po, itong property po natin ay meron pong sukat na 1.8 hectare. Ayun nga po, 18,000 square meter more or less. Ayun nga po. At ayun nga po, ito pong road na to. Ito po ay farm to market road po. Ayan. Mga ilang metro lang po mula sa barangay road. Malapit lang po siya. And then ito nga po, itong daan na to ay hindi lang po na established o na developed. Pero yun nga po, pasok naman po yung sasakyan dito. Yun nga lang po, kailangan po yung medyo mataas yung pangilalim o yung 4x4 o 4x2 na SUV, ganun po. Pag kotse naman po, siguro makakataan po siya pag summer na po. Sa ngayon po kasi, tawag dito, yung daan po niya ay medyo malubak po siya. So yun po, yun ang motorsiklo tsaka tricycle po nakakapasok po dito sa area natin. So yun po, ang tawag dito, mga ilang metro lang po. Mula sa barangay road at mga ilang metro lang din po mula sa provincial road po siya. So yun po, itong area po natin, yun nga po sabi ko sa inyo, meron pong sukat na 18,000 square meter o 1.8 hectare. Ito po ay mango farm, may rice farm po siya, at the same time meron din po siyang part na pinagtataniman ng gulay. So yun po, ipapakita ko na po sa inyo yung property natin. So yun po, dito po, dito sa part na to, sa poste ng NGCP, ayan, dyan na po mag-i-start yung property. Pag ganun po siya, ito po yung part na tinatamnan nila ng gulay. Ayan po, ang tanim po nila ngayon ay sili. Hindi nga lang po nila naalagaan. Dahil siguro po, madami silang ginagawa yung caretaker po dito. Ayan, ito na po yung kanyang manggahan. Ayan po. Yan po yung manggahan po niya. Ang estimate po naming edad ng mangga niya ay nasa 30 po siguro, ganun. 30 pataas. Ano po, yung ibang ano niya, may mga ibang ano na rin, yung ibang puno ng mangga may mga centennial na po. Pero yung mga iba ay may mga bata, ganun po. Halo-halo po yung ano niya, edad po nila. So yan po, ito nga po yung road papasok sa property. Ayan. Ito nga pong road na to ay farm to market road po siya. Hindi po ito right of way na ano po. So ito na po yung manggaan po niya. Itong mangga po niya ay meron pong ano, may 50 more or less daw po na puno na mangga. Yun nga po, yung presyo nga po, ulitin ko po, ang presyo po ng property natin ay meron pong asking price na 2.5 million or pwede na pong all in. Yung 2.5 million ay all in na po. Hanggang transfer of title na po siya. So yun po, ipapakita ko po sa inyo yung part na nasasaka o yung kanyang rice farm. Yung sukat po ng nasasaka niya ay yung sabi po sa amin nasa 8,000 square meter daw po yung part na nasasaka. O, kasalukuyang tinatandaan nila ngayon. So ibig sabihin boss, itong manggahan niya, itong part ng manggahan tapos yung vegetable farm niya 1 hectare. Okay. So yun po, ito yung kanyang rice farm naman po. Kung saan po tawag dito, kung saan po yung bagong tanim, hanggang doon po yung boundary niya. Yan. 8,000 square meter po itong kanyang rice field. Kakatanim lang po nila ngayon. Yung mga nagtatanim po ay umuwi na dahil nga po tanghaling tapat na po. At tapos na. Tapos na sila natamnan. Tapos na nila natamnan. May mga sobrang punla. Ayan, sa mga nangangailangan po ng punla, meron po dito. So ayan, tawag po dito. Ito na yung kanyang manggahan. Ayan po. Talagang pinapakinabangan, pwede kayong kumita sa kanyang bukid, sa kanyang rice farm, pwede rin po yung kumita sa kanyang mango farm, pwede rin po yung kumita sa kanyang vegetable farm. Ayan po, tatlo po yung pwede yung pagkakitaan dito. So ayan, yung mangga po niya, yung na-estimate po namin siguro mga nasa 30 years above yung kanyang edad. And then itong mga mangga po niya ay mga tawag dito, mga kinalabaw o yung ine-export. And then yung iba, may mga Indian, karamihan po dito native yung talagang ine-export po. So ayun, tawag dito, puntahan po natin yung ibang part. At ang kanyang titulo po pala ay ano po, TCT. Ito pong property po natin ay titled property po ito. Buhay pa kaya ba sa nakapangalan? Buhay pa daw po yung nakapangalan.
Pero sabihin natin yung ano, yung totoo na yung nagbebenta ngayon ay binibenta niya ulit. Kasi binili niya, hindi niya ni-transfer yung pangalan. Binili niya to pero hindi niya na-transfer sa pangalan niya. Pero willing yung mga nakapangalan na pumirma sa deed of sale kung sakali. Okay. Okay. So yun po, tawag dito. Yun nga po, dito yung kanyang vegetable farm. May tanim pong sili ngayon. Ayan, pakita ko sa inyo yung kanyang vegetable farm o silihan. Ito, pwede nyo rin pong tamnan to ng mga kung ano gusto nyo. Kuryente lang pong usapan. Huwag natin pag-usapan. Dito po sa area po natin, kuryente boss. Hindi naman tayo pwedeng magtapit sa kuryente nito. Ayun po, yung kuryente na sa ano, malapit sa ano, sa kalsada. Sa kalsada sa may road, sa may barangay road, malapit po ito yung kuryente. 500 meters mga ilang metro lang. Mga 3 to 400 meters na sa provincial road na eh. Tapos sa town proper po, estimate po namin mga 3 kilometers lang, no? Mga 3 kilometro lang po mula sa town proper po. So ayun, ito yung kanyang mga sili. Ayan po. Maganda yung mga sili. Siling ano ito, Taiwan? Hindi po, pang panigang. Panigang. Siling panigang po ito. Ayan. Ang presyo yata ngayon ng siling, mahal na yata. 600 per kilo. 600 per kilo. So ibig sabihin, pag ito inanin nila, binenta ito na ko. Tama sila, tiba-tiba. So ito po, ito yung kanyang vegetable farm. Kasama po yung part na yan at dun sa part na yon. Kaya nga po, pwede nyo pong gawing itong ano, greenhouse. Yan, pwede nyo pong gawing greenhouse to. Pwede kayong magtanim ng mga gulay, kung anong mga gulay na gusto nyo itanim. Pwede rin kayong magtayo ng bahay dun sa part na yon, sa loob ng ano, manggahan. O kaya rest house. Ayan po, ito yung mga ibang part ng ano niya, manggahan po niya. Ito yung nga po yung mga puno-puno mangga niya. Talagang malalaki po yung kanyang ano, puno. Yung kanyang steam. Ayan po, malalaki po. Talagang ito pong mga mangga po natin ay nag-produce po talaga ng maraming bunga ito. Kaing-kaing po, libu-libong kaing po yung ipoproduce po nito. Kasi yung nga po, ang estimate po namin sa mga manggahan niya, nasa 50 more or less na puno ng mangga. At talagang fruit bearing na po talaga. At meron po tayong mountain view. Ayan po. Ayan po yung bulubundukin po ng Caraballo Mountain. So ayan po, tawag dito. May mga tanim din po silang mga pinya dito. Yan ba? Pinya yan o. Pinya. And then, tawag dito. Yung property po natin ay marami yung flat terrain, no? Halos flat lahat eh. May part na medyo ano lang, medyo slope, pero hindi naman yung ganun lalim naman. So ayan po, hanggang dyan. Ang ganyan na boss. Walang nasayang na lupa po dito sa property na ito dahil lahat nga po napakinabangan nila. Pinapakinabangan. Hanggang dyan po yan siguro yung boundary. Kasi ito pong part na to, ito po yung kanyang west part. Ito po yung kanyang north part. At ito naman po yung kanyang east part. At ito po yung kanyang south part kung saan andun po yung kalsada at saka yung ano. Rice farm niya. Ayan. Tara. So yun po, puntaan po namin dito sa part na to. Tignan po namin kung ano po yung mga nakatanim dyan or ano yung makikita po namin dyan. Baka may may maganda dyan. Andyan si ano, si maganda o kaya si ano. Malakas. So yun po, ito yung anyang mga pinya, mga tanim po nilang pinya. Tawag dito, walang bunga boss. Wala tayong maani dito ngayon, baka ginawa na nila. So yun po, itong property natin dito, itong binibentang property ay medyo masukal sa ngayon. Pero pag ito po yung nabili nyo, at kung gusto nyo ipalinis, andito po ang Team Realtors para po kayo ay tulungang linisin to. Basta po pag-usapan po natin yung kanyang presyo. Ganun din po sa pagbabakod. Kung gusto nyo pong pabakuran itong property na ito, kung ma-purchase nyo po, pag-usapan po natin. Ayan, meron naman tayo pagkukuhanan ng mga materyales na makakamura po tayo. Ganun din po, sa paglilinis, may mga makukuha po tayong mga tao na sa mga 20 katao po. Ayan. So, ayan po, baka hanggang dito po, hanggang dito siguro po yung property.
dito po sa boundary po na yan, sabi po hanggang dyan daw po eh, sa may ano daw po, sa may malapit sa pailalim. So yan po, hanggang dyan daw po yung property, pag ganun na po siya, habang pag ganun, yun nga po, tawag dito, yun nga po, may mga tanim silang mga pinya sa part na to. Ayan. So yun po, papunta na po kami, pabalik na po kami sa mga kasama po namin. Yun nga po, pinakita ko lang po sa inyo yung mga boundary niya. Pero yun nga po, ang makapagsabi po talaga ng pinaka-boundary po talaga ay yung mga, ang ating geodetic. Ayan, ipapapa-resorbe po natin para yun nga po yung tawag dito, ma-resorbe yung mga mohon. Ganoon din po, malaman po na talaga natin yung talagang pinaka-boundary po niya. So ayan, pabalik na ako sa mga kasama ko. At kami po ay manananggalian na dahil tanghali na po, mabisit na kami. nagugutom na po kami. Ayan, kami po ay nagbabaon na para makatipid dahil nga po sobrang mahal na po ng mga bilihin. Ganon din po yung gasolina. Kaya kami po ay nagbabaon na para yung pambili po namin ng pagkain, pang gasolina lang po namin. So ayan, hanggang yan po yung boundary po niya sa part na yan. Diretso po ganon. Ayan, dun sa may bagong tanim, sa rice farm po niya. Doon naman po yung ano niya, boundary po niya doon sa kung saan ako nag-start na mag-vlog. So yun po, hanggang dito po muna at maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin, sa aking vlog. At ganoon din po sa mga bago po lang sa akin YouTube channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe at nga po paka-hit na din po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga listing namin about sa mga land for sale, ganoon din po sa mga house and lot at sa mga pasture land, mga commercial at saka mga residential po na lote. So yan, maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.